Samantala, mga miyembro raw ng notorious na Osamis Group ang nasa likod ng pang-holdup sa armored van sa isang mall sa Alabang noong Biyernes. Saksi si June Veneracion. Sa cellphone video ito, kuha ang aktwal na pakikipagbarili ng mga gwardiya ng Alabang Town Center sa mga nang-holdup sa armored van ng isang money changer sa mall. Pero ang simula ng bakbakan, lalong nabigyang linaw sa CCTV video kung saan makikitang ichinempo sa pagdating ng roving teller at ilang gwardiya ang paghahagis ng granada ng isang suspect. Hindi ito sumabog, pero nagpulasan pa rin ang mga gwardiya at ang roving teller at naiwan ang isang bag na may lamang pera. Dito nakapagbarilan ang mga suspect sa mga gwardiya. Pagkatapos, kinuha na ng isang suspect ang naiwang bag ng pera. Tinatayang 36 segundo lang tumagal ang pang-hold up. Isang suspect na kinilalang si Pipito Palerang tinamaan ng bala at idiklarang dead on arrival sa ospital. Pero ang hindi bababa sa 12 niyang kasamahan, nakatakas sakay ng 4 na motorsiklo. Gayunman, namukhaan ng ilang saksi ang naghagis ng granada bilang ang lalaking ito na ang litrato ay nasa file ng pulisya. Siya raw ang rider ng grupo. Naiwan daw ng mga suspect ang kotseng ito na makailang beses na raw nagpalit ng may-ari. Pero sa huli, na-trace ang sasakyan sa isang Michael Damolo na mayroon na ring file sa litrato ng PNP. Ayon sa Butinlupa PNP, kapwa ang miyembro raw ang dalawa ng Osamis Group na sangkot din sa iba pang malalaking holdapan. Ang kanilang leader, kinilalang si Ricky Cadavero. Identified Ricky Cadavero alias Kambal. Very known, very well known in the underground world. As a strong string of robbery cases under his belt. Nakatakda namang sumailalim sa administrative investigation si Police Senior Superintendent Ramiro Bausa na inilis sa pwesto bilang hepe ng Muntinlupa Police. Bago kasi nitong Biyernes ay nagkaroon na rin ng holdapan sa mall noong Pebrero. First, solving through investigation this particular case and filing against all those who are responsible for the robbery incident in Alabang Town Center and the ensuing gun battle. Second, is for us to conduct manhunt operations for this not to happen again. Tumagal daw ng 20 minuto bago nakaresponde ang mga pulis sa robbery incident dito sa Alabang Town Center noong nakaraang Biyernes. Hindi raw ito katanggap-tanggap para sa bagong lidrato ng NCR Police Office. Kaya magpapatupad daw sila ng bagong patakaran, ang 20 minutong response time sa lahat ng uri ng krimen sa Metro Manila. Kapag hindi nasunod ang 2-minute response time, mananagot daw ang mga Police Community Precinct Commander. June Veneracion ang inyong saksi.